So welcome back again mga sir, this is OX, back again with another video. So ngayon sa video na to, itutulungan ko po kayo kung paano i-set up ang ating mixer na may USB interface at kung paano ito i-connect sa PC or laptop kung gusto mo mag-recording or live streaming and music streaming rin, or gagamitin natin yung mixer and kukonect sa PC nang walang any other jacks pero gagamit lang tayo ng USB interface sa setup na ito. So stay tuned na mga sir ha. And for the first step, kailangan natin ng audio interface to USB cable. So ito yung karamihan na ginagamit ng mga equipment, lalo na sa mga audio, yung USB-B. And ito naman yung USB-A papunta sa ating laptop or PC. So ito lang kailangan natin muna. Sa likod ng mixer natin is may langgam. May langgam pa doon ha. Meron tayong makikita na parang ganito, or yung USB-B type na connector or na connection. So dito natin i-connect yung ating USB interface na pang audio interface na cable. This is a male, ito naman female. So saksak lang natin. Kung hindi sa kasya, syempre hindi pwede. So kung kasya naman, pwedeng-pwede yan. So ayan, this is a USB 2.0. Medyo mabagal yung speed nito sa pag-transfer. So yung dulo naman ito, ito yung USB-A A-type, is pupunta po ito sa ating PC or laptop. So i-connect lang natin siya. So in my case, masyadong mahaba yung ano ko, yung connection papuntang PC, is gumamit lang ako ng extension. So ayun yung extension, no? So hindi ito required kung kasya naman sa PC nyo or laptop. Pwede nyo itong i-directa, pero sa in case akin, is kailangan ko talaga ng extension gaya nun. So kukunin ko lang. Ayan, connected na yan. Pwede mo naman siyang i-directa kung maiksi naman, or maiksi lang yung papuntahan ng ating connection. So from mixer, putang langgam mo. Hoy! From mixer, papunta sa ating PC na USB. So okay na tayo dyan. And then next step is kukonect na natin yung condenser microphones natin, or kung ano man yung ginagamit natin. So ito yung condenser microphone ko, connected na po yan sa channel 1. So gumamit lang ako ng XLR para mas maganda yung preamp nya. So ayan yung settings, very common naman yan. Lahat po ito channel 1, and lahat ng settings nito is naapektuhan nito. So depende sa'yo kung anong settings mo. So ang importante lang is yung gain. Itignan mo lang mabuti, huwag mong pasobrahan kasi masyadong noisy kung nasobrahan ng pihit ng gain natin. So alamin natin yung muna yung gain staging ng mic natin, lalo na sa ano. So ito kasi it's sa condenser microphones, and require siya ng phantom power. So be sure na i-engage natin yung phantom power. So i-on muna natin yung ating mixer. So on na yan. So hindi magtutunog yan yung ano natin, yung condenser microphones. In case na kung gumagamit kayo ng dynamic microphones, is hindi na natin kailangan i-on yung phantom power. Pero kasi in case dito, gumagamit ako ng condenser microphones, which is required ng 48 volts na phantom power. So engage natin yan. So always on yan kung naka-connect yung phantom power, naka-connect yung ating condenser microphones. So checking, check rin natin ang levels is always 0 para for maximum, para proper gain staging. Huwag nating pasobrahan, ayusin na lang natin yung gain sa taas kung gusto natin. So on lang, i-on lang natin. And of course, kailangan natin i-enable yung connection ng USB sa mixer natin. So ito, kailangan natin i-engage yung USB, kasi kung ganito is naka-line po yan. Yung line na po yung na connection, yung na-activate dito. Dito po yung line nya. Pero kung i-engage natin yung USB, yung connecta, yung kinonect natin na USB cable sa likod, is yun yung input natin na papunta sa ating mixer. So engage lang natin yung USB. So in case dito is push down lang. So siguro same thing rin yan sa lahat ng mga klase ng mixer, kasi may selector yan kung in case na line yung gamitin natin or USB connection. Once na connected na yung mixer sa PC natin, pwede na tayo mag-select ng audio device dito. So in this case, meron akong apat na audio device, and yung mixer, ito po siya, yung which is yung USB P2P audio device. Yung ito naman is a sound card din, pero ibang sound card yan, which is yung ano siya, yung V8 na sound card. Ito naman yung dalawa is yung internal po yan, internal sound card, or yung
built-in sa PC. Ito lang yung pipilian ko. Pero sa mixer natin, na kinonek, ito po siya, which is yung speaker, USB, P2P, audio device. Depende yan sa drivers nyo kung anong mababasa ng ating PC. So, select natin yan para ma-engage na yung ating audio device or magagamit na natin. So, once na-connected na yan, pwede na tayong mag-record dito. For in case, pwede tayong gumamit ng Audacity, which is a free software para po sa recording. So, select lang natin. Free po yan, i-downloadable lang po yan. And kung paano naman i-set up ito for recording, is pipili lang tayo ng device na for inputs or yung microphones natin. Siyempre pipili natin yung P2P audio device for recording. And yung output is yung ating speaker na gagamitin or pang monitor natin. So in case na mag-record ako dito, so once na mag-record ako dito, mapipick up na yan. Asa na yung record? Ito yung red button yung record. Ayan. Check. Mic test. Check. Ayan. So, recording na yan. Pwede natin i-save yan, yung file na yan, and gamitin natin sa recording. Kung ano man gusto natin mangyari sa ni-record natin. So, for recording, tapos na tayo. And for streaming naman, kung gusto natin i-connect ito sa streaming, gusto nating mag-live stream, gumamit tayo ng ABS. O ABS. OBS pala. So ayan, naka-setup na sa akin. Which is yung ganito. Pili lang tayo ng audio device or maglagay tayo ng ano dito, ng input natin. Kaya nito, which is a mic aux na ginagamit ko ngayon, is tignan natin yung properties. So ito lang siya. Pipili lang natin yung audio device na ginagamit natin. Ito yung USB PNP for para sa microphones natin. So okay na tayo sa recording and live streaming gaya gamit ng OBS. Pwede rin tayong mag-stream ng music dito or gagamit tayo ng music or mapiplay tayo ng music. So ito ay sample natin na using USB interface. Hindi po ako gumagamit ng jacks or any other inputs sa ating mixer. USB interface lang po talaga yan. So kung gusto natin mag-play ng music dito na nanggaling sa PC natin, syempre punta tayo sa channel ng USB, your USB input. So on, and ito yung fader niya kung saan nakapangalan yung USB. So ayan. Wala tayong gumamit na jacks or wala tayong jacks na input na ginamit. Talagang USB interface lang. So ayan mga sir, yung setup kung paano gamitin yung USB interface ng mixer natin. Most ng mixer kasi ngayon is meron ng USB interface na pwede connect direkta sa PC natin. So thank you ulit sa panonood mga sir, and see you in the next tutorial kung ano man yung i-request nyo ulit.